Kumpara kahapon nasiksikan ang mga stranded na pasahero sa labas ng gate ng Northport Harbor sa Maynila, ngayong araw malinis na ang harapan ng gate sa pier. Ilan sa kanila umuwi na muna sa kani-kanilang bahay lalo pat mukhang malabo na silang makabiyahe. Ang iba naman na walang matutuluyan ay pansamantalang pinapasok sa loob ng pier. Magpapatupad kasi ng lockdown simula mamayang madaling araw ang Barangay 20 sa Tondo, Manila na nakakasakop sa pier. Kung talagang maabutan sila ng barangay, maabutan sila sa lockdown, wala kaming magagawa kundi advice sila na huwag silang gumala dyan kayo sa vicinity ng port. Bawal kayong mag-ikot-ikot, bawal kayong tumagtawid-tawid kung saan. Stay where you are. Mayaman naman ang PPA, kaya niya i-cater yun. Ayon sa barangay captain sa lugar, wala din silang mapagdadalhan sa mga ito, kaya mabuti na lang at pansamantala silang kinalinga ng port management. So dapat, yung mga pasahero nila, at lalo na yung mga shipping lines na yan, ay ma-inform nila sa mga pasahero nila na yung tamang schedule, yun din ang dating ng ating mga pasahero. Kasi dumagsaman ho dyan ang pasahero sa pier, wala rin ho kaming kakayanan ng barangay para i-accommodate sila. Nauna nang nagpaalala ang Philippine Ports Authority sa mga biyahero na alamin muna ang requirements at dokumento sa kanilang uuwi ang probinsya at kumplituhin muna ito bago pumunta sa pantalan para hindi magkaaberya. Kung kayo naman po ay pauwi sa inyong mga place of residence sa inyong mga probinsya, kayo po ay papayagan na makasakay. Pero checkin nyo din po kung ano yung requirement ng inyong probinsya o ng inyong destinasyon kung kayo po ba ay i-require na magpresenta po ng negative result na RT-PCR swab test po. Dahil kung kayo po ay walang negative RT-PCR swab result, hindi din po kayo pasasakayin sa barko. Samantala, nagpadala naman ng pagkain si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa loob ng port para sa mga stranded na pasahero. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.